Hindi natin alam, eh. Hindi natin kontrolado yung isip ng ibang tao. So sa akin, kahit ano iba to nila sa akin, nandiyan na sa korte yan, lalabas yung katotohanan. Yun lang ang pinangahawakan ko, yung katotohanan, nagsasabi ko ng totoo, at naniniwala ko na... Claudine Barreto on Raymart Santiago, he stopped giving support for 2 years. May kinalaman sa child support ang reklamong isinampa ni Claudine Barreto laban sa estranged husband ni si Raymart Santiago. Hindi natuloy ang pagkikita ni na Raymart Santiago at Claudine Barreto sa hearing nila sa prosecutor office ng Marikina. Mga reklamong isinampa ni Claudine laban sa estranged husband ay may kinalaman sa anti-violence against women and children economic abuse. Pero sabi ni Claudine, hindi siya natuloy dahil inatake na naman raw siya ng kanyang sakit at nagkarasis daw siya sa buong katawan. At dumating daw si Raymart at sinumpaan ang isinumiting counter affidavit. Ayon kay Claudine sa kanyang interview sa via Zoom press con sa pelikulang Mama Sapano, nag-guest si Claudine sa pelikulang iyon at isang araw lang daw siyang nag-shoot doon. Suporta lang daw ito sa BFF niyang attorney Topacio. Dapat ay dadalo siya roon sa press con na ginanap sa MR suit at show Boulevard Mandaluyong City noong Sabado, December 19, pero may matagal na raw siyang commitment sa Tagaytay. Doon ipiniliwanag ni Claudine yung reklamo niya kay Raymart na may kinalaman sa sustento. Gusto ko lang iklaro kasi he stopped giving support for 2 years, panimula ng aktres. At base sa computation niya, inabot raw ng milyon ang kulang sa sustento ni Raymart. Umabot daw ito ng 2.6 million para sa kanyang mga anak. Yun daw ang nakasaad sa korte na dapat sundin ni Raymart. Ayon kay Claudine, hindi ako nagsasabi na magbigay siya ng 100,000 kundi po yung judge. Kasi tinitignan nila yung background ng mga bata, diba? He's supposed to give 100,000 a month, which is, you know, very ano naman. Tama lang, kasi magkano ba siya? 8 per taping, 8,000. Pa sa pahayag ni Claudine, so okay kami na Raymart, but I keep on telling him, Mart, can we talk already about this? Kasi I'm gonna have to file a lawsuit against you. Tapos binigay niya sa mga bata ang tig to 2,000 a week for their allowance. Ayon kay Claudine, hindi daw umano sumusunod si Raymart sa kanilang pinag-usapan sa korte. Sabi ni Attorney Topacio na legal counsel na rin ni Claudine, hindi lang daw niya matandaan ang eksaktong date, pero magkakaroon raw sila ng hearing sa prosecution sa susunod na buwan. Nasa 7 taon na silang hiwalay matapos ang 9 taong pagsasama. Kung isasama ng bilang ng taon na kasal sila sa West noong 2004, naghiwalay sila noong 2013. Dalawa silang anak, si Sabina 16, si Santino 13.